Go. Hi guys, I'm here with the candidates of Mr. International Philippines Batangas 2024. I'm here with... I'm Lawrence po, 25, from Laurel, Batangas po. And I'm John Gregor Canelo, 20, from the municipality of Laurel, province of Batangas. Alright, guys, tell me what made you decide to join Mr. International Philippines. I decided to join this pageant to represent my municipality and to raise my advocacy. How about you? Sa akin naman po, first and foremost po, hindi ko pa talaga first choice na mag-join ng pageant. But then again, as I've said po, I'm a creative writer and I think it's time to voice out what's in my mind and to inspire others with my advocacy, with the mental health awareness po. Ayun. And gaano kayo ka-prepared on this pageant? Nag-prepare po ako sa pag-gym po at sa sarili po kung paano po makapunta at makapag-win po dito sa pageant po. Well, I'm preparing for this pageant po. First, hindi pa talaga ako pala gym, nag-gym na din po ako ngayon. And also, nagpe-prepare din po ako sa mind ko to, of course, to touch others' heart and to influence them. Ayun. Meron ba kayong gustong pasalamatan sa journey nyo dito sa MIPH Batangas? Tama. Ako naman po, I would like to thank my family, of course, and my handler po, si Sir Patrick Achenza, and also my makeup artist po, si Barney. Sa akin po, nagpapasalamat din po ako sa mga tumutulong po at sumusuporta po. Lalo tigit po sa mga makeup artist po namin at sa handlers po namin. Ayun, and one last message, one message to the municipality of Laurel. To the municipality of Laurel, I promise to stand not as one, just like what Ms. Catriona Malignayong Gray said, not as one, but of course, as the representative of Laurel. I-represent ako po ang Laurel. At sa abot po na aking makakaya, gagawin ko po ang lahat upang mapagtugon tayo sa pageant po na ito. Ayan, maraming salamat and best of luck sa journey nyo sa MIPH Batangas 2024.